Hello everyone! Welcome back to my channel! Wala akong makeup ngayon kasi alam nyo na, skincare na naman ang topic natin sa video na ito. At alam nyo ba, naubos ko na yung aking mga Aloderma products. So, gusto ko pa rin naman ituloy na gamitin ito, pero I want to try new skincare products na pwede ko i-share sa inyo. Kaya dahil dyan, isusot ko na itong aking headband para yung aking buhok ay mawala na at hindi na siya maging balakid. Sobrang dry ng mukha ko. Banat ba? Kasi naghilamos ako at kung makikita nyo, di ba? Katatapos ko lang maligo. Ganyan kainit ngayon, no? Katatapos mo lang maligo, paglabas mo ng CR, ayan, ito yung nakagat. Dito na lang yung basa, yung sa ilalim. Etong video na to, wala siyang masyadong direksyon. Kasi mag-skincare lang naman tayo. Again, hindi pa ito yung aking current na skincare. I'm still trying to test out a few different products. At saka may mga natanggap kasi ako ng mga bago na mga skincare products na I am so happy and excited na i-share sa inyo. At the same time, magre-react tayo sa isang blackhead video. O, diba? Ang daming topic dito ng video na to. So, bago pa tayo maubusan ng oras, magsimula na tayo. First things first, ang dami ko nakukuha na compliments na ang ganda daw ng daliri ko, ang ganda daw ng balat ko sa kamay. Etong itsura ng aking balat sa kamay, hindi ko alam kung nagagandahan ba kayo talaga kasi medyo as in, napansin ko ha, with my age, I'm on my early 30s, medyo nangungulubot na po siya, kagagamit po ng bleach, kakahugas ng plato, kakalaba, ayan na po siya. Kaya kung ano yung nilalagay ko sa face ko, nilalagay ko na lang din sa kamay ko para kahit papano, yung parang benefits na nabibigay ng skincare sa aking face ay mapunta din sa aking kamay. Meron ako mga products dito galing sa mga pampaganda on Instagram. Etong Goku Jun, ayan, yung itsura nila. There you go. This is the lotion. Or sa Japan kasi, yung lotion nila, toner din yan. Or kung sa Korea, para siyang essence. Parang ganun yung texture niya. Tapos, eto naman yung lotion. Una ko tong nakita kay Andy Manzano. Kilala niyo ba si Andy Manzano? I'm pretty sure na mas kilala niyo siya kaysa sa akin. So, doon ko siya unang nakita. Kaya, nung nagpunta kami sa Japan, naku, sobrang sabi ko, ay, maganda to. I should give this a try. And, nung ginagamit ko to as my skin prep kapag ako ay mag-makeup. Pero dahil hindi naman ako mag-makeup ngayon, hindi ko siya gagamitin sa aking face. Maganda to. Kasi, ayan o, malapot yung tubig niya. And ito, minsan, nilalagay ko na lang din siya sa kamay ko hanggang sa braso ko. Yes! I also tone my arms and the back of my hand. And sobrang ang bilis niyang mag-hydrate ng balat. Ang sarap niya sa pakiramdam. Medyo may dulas lang siya, pero hindi siya malagkit. Yung pagka madulas niya is yung texture na alam mo na nakahydrate yung balat mo. O, diba? Medyo naging mas supple yung itsura ng aking kamay. Tapos ito kasi, mas maganda to, may kapartner siya, itong lotion. Itong lotion, sobrang ganda nito kapag nilagay mo dito sa chest area, sa leeg, at saka sometimes I also apply this dito sa aking braso. Lalo na kapag may mga events ako na kailangan medyo may kitang konting skin. Ayan, nilalagyan ko nito. Ito naman, ganyan ang texture niya, oh. Kasi parang it leaves a sheer glow, parang ganun. Parang may pagka basa yung effect niya sa balat, yung ganon. Nagiging glossy yung skin, nagiging glass skin. Feeling ko nga, ito yung ano eh, parang Japanese version ng glass skin. Ang ganda-ganda nito sa balat kasi, ayan o, hindi siya mainit, hindi mo pakiramdam na parang nakabalot ka ng plastic. Ang pakiramdam mo lang, hydrated ka. Diba? Ang bilis naging plump nung balat ko. Tapos, since pinapakita ko na sa inyo ang aking kamay, mapapansin nyo may mga stain ako na ganito. Or minsan, may lubog-lubog na yung kuko ko. Gawa ng, nung nandun kasi kami sa Japan, ang tagal namin dun, diba? Hindi ako nagdala ng aking calcium na supplements. So, maliban dun, ang nangyari pa, lagi akong naka-fake nails. So, feeling ko yung glue ng fake nails, naluto yung nail bed ko. Kaya, ganyan, hindi siya, nakikita nyo ba? Ayan. Ching! Ayan. Kaya, lubak-lubak siya na ganyan. After natin ilagay yung Goku Jun na lotion and milk, hindi ko alam kung nakikita nyo na nagbabounce yung ilaw dito sa aking balat. Hindi po siya oily sa pakiramdam. It feels hydrated. It feels na may nakapahit, pero hindi siya yung tawag dito malapot, malagkit, ganun. Breathable pa rin siya. Ayan o, ang ganda niya sa skin! And alam nyo ba, yung skincare, hindi ko na lang hanggang leeg nilalagay ngayon, hanggang dito na.
hanggang dyan. Kasi napapansin ko medyo nangungulubot na rin ako banda dito sa dibdib. Para sa mga girls na tamad mag-skincare and you have super dry skin, I highly recommend itong Gokujun na lotion and milk. Pero kung kayo ay oily skin or combo skin, pwede nyo rin itong gamitin as skin prep. Maganda siya kasi ang ganda na lapat ng makeup sa face mo. Kasi I also use this especially sa gabi. Pero hindi yun ang gagamitin ko sa aking face. Ang gagamitin ko ay itong combination ni Naturi. Naturi ba yung basa dyan? Naturi Hatomugi Skin Conditioner. Ayan, toner din siya. Ang daming pangalan ng mga kakaiba dun sa ano, no, sa Japan. No? Ang tawag naman nila dito skin conditioner, pero parang toner lang din to. This comes free kapag bumili kayo nitong tub ng Naturi Skin Conditioning Gel. Kung kayo ay biggest fan itong Jeju Aloe Ice na gel, matutuwa din kayo dito sa Naturi. Although magkaiba kasi sila ng presyo, this is really affordable. This one medyo pricey siya ng konti. Pero the way it feels on your skin and the way your skin looks after, ang ganda nito. Ang ganda niyang gamitin sa umaga, ang ganda niyang gamitin sa umaga, at ang ganda niya rin gamitin sa gabi. Dahil dyan, itong aking gagamitin. There we go. Kasi lately, medyo tinatamad pa akong gumawa ulit ng isang mahabang skincare routine. So, while I try and test products, ito na lang muna yung gagamitin ko. Again, hindi pa ito staple sa aking skincare routine. I've been using this for almost a week pa lang. Maganda na yung nakikita ko resulta sa aking balat. Ito yung itsura nung, tawag dito, yung kanilang skin conditioner kapag in-apply mo sa balat. Tapos alam nyo ba, sa Japan, available to ng malaking-malaking parang isang litro na size. Sayang, sana bumili ako. Pero ayan, tingnan nyo. It feels nice on the skin. This is slightly mas malabnaw in comparison dito sa Gokujun na lotion. Ito mas matubig siya. Pero very hydrating pa rin siya sa skin. Lalo na ngayon na kahit na Hunyo, it feels like summer, mainit pa rin. So, ayan. O, diba? Ang bilis nag-glow kagad yung aking face. Now, eto na. Ilalagay na natin si Skin Conditioning Gel by Naturi. Nakita ko dun sa ano, sa comment dun sa aking haul video ng Japan. May mga nagsabi sa inyo doon na ano, sobrang love na love nyo tong product na to. Kaya sabi ko, maganda siguro talaga to. Kasi nakikita ko na yung magandang result sa aking face. Tapos may mga nagsasabi pa sa comments na maganda siya. Tapos ito, normal na plastic spoon lang. Hindi ko makita yung spatula ko kung nasan. So, mga ganyan lang. Kuha tayo. And then, lagay ko na lang siya sa aking kamay. Tapos ito, yan ang itsura po niya. Kung familiar kayo doon sa Laneige na sleeping mask, parang ganun yung texture niya, pero mas lighter siya at saka mas matubig. Kaya kung kayo ay very oily and you're looking for the best moisturizer para sa skin type nyo, you can give this a try kasi masarap siya, tapos very malamig din siya and refreshing sa balat kapag in-apply mo siya. Ayan. Pero ito, hindi kagaya nito ni Jeju Aloe Ice na parang may thin film of lotion siya na iiwanan sa face mo. Ito, very similar yung feeling niya kapag naglagay ka ng aloe vera. Ang sarap sa mukha. Ayan o. So far, ito muna yung ginagamit ko. Itong dalawa na to, like what I said, medyo tamad tayo these days. At saka, naghahanap pa ako ng isang mahaba ang routine. Pero para sa mga tinatamad, nakagaya ko, ay you can give this a try. Available pala to sa mga pampaganda on Instagram. Next, let's talk about the lips. Yung aking lips, lalagyan natin ng Tinted Lip Balm from Everbelena. This is my first time to try this. So, maganda yung kulay niya. Tingnan natin kung anong itsura niya kapag pinahid na sa lips. At mabango siya. Ang shade pala nito ay Courage. Not bad. Not bad. Sana medyo may pagka-natural pa na pink yung kulay niya. No? Kasi para sa akin, medyo pink na pink pa to. Mas gusto ko sana yung medyo mauve, medyo peachy shade. Kasi parang I think yung mga available na shades ito ay more on the pink side. Kasi si Chris Aquino, mahilig siya sa pink, di ba? Pero let me know in the comment section kung ano yung gusto nyong gawin natin na exclusive video. I'm going to start off with these, itong mga cleansing sticks galing kay St. Ives. Diba? Naalala nyo, na-feature ko si St. Ives eh. Asa na siya? Ay, ito.
Yes! Okay, ito. Naalala nyo na feature ko to dun sa aking Kylie Skin skincare video. Ayan. And ito, kasi ang ganda ng packaging niya. At saka ang sarap kasi ng pakiramdam niya. Kaya hindi ko pa siya dinidispose. Feeling ko, I'll just use this sa aking katawan na lang or sa aking paa kapag ako'y nag-at-home foods pa. Anyway, ayan, may mga pinadala si St. Ives sa akin ng mga cleansing sticks na ang ganda ng packaging. Nakatry na ako ng ganitong klase ng cleansing stick. Bali, ang ano kasi nito, ang design nito, meron siyang parang deodorant, ano? Parang merong sabon na. Ah, ayaw mo buksan. Ayun. Ayun. May sabon na nasa loob. Tapos, ititwist mo lang yung ilalim kapag mapupudpud na yung ibabaw. Tapos, ikakaskas mo lang siya na ganyan. Parang on-the-go sabon siya. And then, you can cleanse your face with it. Yun lang ang reklamo ko dito. Ang ganda ng packaging. Okay, ang ganda ng product sana. Hindi ko pa pala ito nagagamit on my skin particularly. Ano pa lang ito eh, kakabukas ko pa lang nito galing dun sa aking PR box. Ah! Ang hirap lang tanggalin ng takip ba? Ayun. Ayan. Lahat sila, wala naman silang kulay. Ayan yung itsura ng mga sabon na nasa loob. Yun lang ang concern ko, sobrang bango. Na parang feeling ko, sasakit ang ulo ko kapag ginamit ko siya sa mukha ko. Pero let me know, anong sa tingin nyo? Should I try this and tell you guys on an exclusive video kung okay ba siya o hindi? Siguro kung nag-gym ka, okay yung mga ganito. Or kung hindi ka naman sensitive sa mga amoy, okay siguro yung ganito. Available pala siya in 3 different variants, si apricot and manuka honey, matcha green tea and ginger, and cactus water and hibiscus. Ito yung pinakamabango sa kanilang lahat na medyo tolerable ko. The rest, medyo sobrang highly scented sila for my liking. But, let's see, tatry ko muna, malay mo mag-iba yung aking impression sa kanila. Maliban doon, may in-order din ako na probiotic balancing water from Caris. Ayan siya. Ito, hindi ko pa siya masyadong ano ba yan? Lumasan yung ilong ko. Hindi ko pa siya masyadong nagagamit na matagal. At natry ko lang siya kanina nung binuksan ko siya. Very malabnaw din siya na ganyan. And what caught my attention is yung probiotics na nakalagay sa kanyang packaging. Ang una ko kagad naisip, ooh, it's Yakult for your skin. So, eto, gusto ko siyang itest ng medyo mas matagal na panahon. And then, I'll get back to you guys and tell you kung anong palagay ko dito. Pero so far, nung nag-swatch pa tawag doon. O basta nung in-apply ko siya sa likod ng kamay ko, okay naman siya. Pero gusto ko siyang masubukan kapag meron akong breakout. Malay mo yung good bacteria, malabanan yung mga bad bacteria na nandun sa aking mga pimples. So, ayan. And then, ang isa pa na parang, ang tawag dito, toner or cleansing water product na nabili ko, is this one from Fresh Skin Lab. Naglabas sila nito. It's been a while simula nung in-announce nila na magbenta na sila nito or maglalabas na sila nito. This is their beauty water. It does 3 things: cleanse, tone, and moisturize. Eto, nasubukan ko na rin to kanina. At medyo malabnaw siyang ganyan, okay? Tapos clear din siya. Ang reklamo ko lang din dito is, woo, amoy na amoy mo yung alcohol. Tsaka, may scent siya. Although yung scent niya, hindi naman as strong as the St. Ives cleansing sticks. Pero, may scent siya na it's throwing me off a little bit. Kasi, parang nag-aamoy cologne. Amoy baby cologne, yung ganun. Di ba yung mga baby cologne, scented din, pero hindi sobrang strong na masakit sa ulo. Pero eto kasi, parang ganun siya. So, feeling ko, mas bagay siguro to kay Justin, parang aftershave. Kasi I don't see myself using this yet. Although, maghahanap ako ng paraan at rason para magamit ko siya. Pero ayan siya, kapag ano pala, kapag kinakaskas mo siya sa balat mo, nagbubula-bula siya. Don't worry about it. Hindi mo siya kailangan banlawan. Hindi siya kailangan i-rinse. You just let it be. Let your skin absorb it. Pero ayan din siya. It gives me yung parang feeling na, ayan o, na glossy-glossy din yung balat mo. Tapos very, ano rin siya, very hydrating din siya. Yun lang ang napansin ko sa kanya. Although it's a little oily, yun nga, medyo, ano pa ako dito? 50-50 pa. Have you guys tried this? Let me know. Kamusta? Nag-breakout ba kayo? Ganun din ba yung napansin nyo? Medyo
malakas ang amoy ng alcohol, yung amoy din ng scent at saka medyo oily-oily din siya na ganyan. Kamusta ang effect? Please share your thoughts down in the comments. And the last item that I want to talk about is this Snail White Icy Mask. Kakarating lang nito kanina. Ayan po siya. Meron tayong ditong 6 na sachet ng kanilang icy mask. Ayan. Diba nagkakausuhan nga ngayon ng Jeju Aloe Ice na nilalagay sa freezer? Ayan. Medyo nakisabay sa trend si Snail White. Or I'm not really sure if available na to dun sa Thailand. Pero ito, kakadating-dating lang niya dito sa Pilipinas. And, teka, bukas tayo ng isa. Ayan yung itsura pala niya. Ang packaging niya ganito. I still want to know whether this can be sold separately or bibili mo siya na nakabox. Kasi, I'll let you know. Basahin niyo na lang sa description box. I-update ko. And, tingnan natin ano itsura nito. Ah! Wow! Nagulat ako sa texture niya. Yung texture niya parang whip na, ang tawag dito, parang whip na cream na kapag nilagay mo sa balat, it melts on your skin, tapos parang nagtutubig sa ibabaw. Oy, gusto kong gawan to ng ano, gusto kong gawan to ng exclusive video. What do you guys think? Ay, ang ganda! Natuwa ako, unang pahid ko pa lang. At saka hindi siya sobrang mabango. Sakto lang. May scent siya, pero hindi siya intimidating. Definitely gagawan ko to ng exclusive video. Abang lang kayo kasi, ayan, nag-excite na ako. At para sa highlight ng video na ito, ay panonoorin natin ang sabay-sabay ang isa sa mga paborito kong nose strip slash blackhead video. Yes, I am a self-confessed addict sa panonood ng mga gitong videos. Lalo na kapag gabing-gabi na, yung tulog na si Justin, tulog na si Liam, tapos wala akong mapanood. Sawa na ako sa Netflix. Sabi ko, ah, maybe I should just scroll sa Facebook or sa YouTube. And hindi ko alam paano to na pupunta sa paano to na pupunta sa home ko. I think I just watched parang isa lang. And then, nung pagbalik ko sa home ko, hala, ang dami na suggested videos doon na parang tungkol lahat sa blackhead. So, ayan. Panoorin natin siya ng sabay-sabay at pare-pareho tayo mag-react. By the way, kung mahina ang sikmura nyo, you can just exit out. Okay na napanood nyo na yung first part ng video na to. Pero, kung kayo ay malakas ang loob nyo, kagaya ko, at hindi kayo madaling mandiri, let's continue to watch until the end. So, are you guys ready? Ang title pala nitong video na to is Pore Remodeling Mask X. Matagal itong video na to, parang 2017 pa ba? O, ayan siya. Okay, so without further ado, tayo ay magsimula ng manood. Let's press play. Totoing! Ooh! Ah, parang commercial pala to. Okay. Commercial pala siya. Hindi ko kasi nasimula, nakita ko lang yung bandang gitna nito noong isang araw eh. Ayan, okay. Oh! Ay, gusto ko yun. Ang galing, oh. Natutunaw siya sa tubig. Okay. Hindi siya parang plastic lang. Ang galing naman. Tingnan natin. Totoo kaya to? Ganyan kaya talaga karami yung nakukuha. Grabe, ang sarap, oh. Ewan ko, pero ako pag nakakakuha ko ng, yung mga ganyang kalalaki. Sarap. Grabe naman, super ano, ang yayabong ng mga blackheads dun sa ilong. Ang sarap naman, no, isang hila mo lang. Nakakangilo, pero masarap panoorin, o, diba? Parang gusto kong bumili nito. Saan ba to available? O, diba? Ang saya, ang sarap lang panoorin. Pasensya na ako, kumakain kayo kung nagagaan kayo habang pinapanood nyo to. Pero nag-warn naman ako sa inyo eh, di ba kanina? So, ayun lang. Gusto ko sana mag-react pa sa mga ganitong klase ng mga videos. Yung tipong, yung pag ang laki-laki, tapos lalabas na ganun. Kayo ba, biggest fan ba kayo ni Dr. Pimple Popper ba yun? Let me know in the comments ano yung mga pinapanood nyo kapag gabing-gabi na. At saka, marami akong mga kadiring videos na pinapanood pag gabi. Ewan ko ba, it's my guilty pleasure. So, yun lang. Thank you so much for watching this video. Sana nag-enjoy kayo, ano? And hopefully, makita ko kayo again sa aming mga daily vlogs. Hashtag the JKL vlogs. May L na pala yung vlogs natin. And that's it for today. I'll see you again next time. Bye!